live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Horas. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pagbibigay ng karagdagang tulong sa mga mahihirap na Pilipino, ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Kabilang sa kanyang pinapaayos, ang pagdagdag ng benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at pagpapalawig sa pensyon ng mahihirap na senior citizens. Nakatutok si Ian Cruz. Gusto raw ni Pangulong Marcos na mas marami pa ang makinabang sa 4Ps o ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Continue calibrating the Pantawid Pamilyang Pilipino Program and strengthening the government's social protection initiatives, especially since one of the measures we undertake to address poverty is through the grants that we provide for the health needs of every household and education of our children. Sinabi ng Pangulo sa 72nd anibersaryo ng Department of Social Welfare and Development na ayon sa Pangulo ay malaking kontribusyon sa pagpapabuti ng kalagayan ng bansa. Sabi ng DSWD, nasa 4.4 million ang nakikinabang sa 4Ps pero marami rin na naghihintay na mapasama na sila sa makakatanggap ng ayuda. And all in all, this year, we're expecting na mapapalitan natin more than 700,000 na nakalista sa 4Ps para ma-accommodate naman natin yung iba nating mga kababayan na nangangailangan. Napakarami pong waitlisted dyan sa 4Ps. Nais din ng Pangulo na madagdagan pa ang coverage ng social pension program ng DSWD na tumutulong naman sa mga mahihirap na senior citizens. Let us also enhance the social pension program for indigent senior citizens as a means to augment their daily subsistence and medical needs. Ayon sa DSWD, tutulungan nila ang bagong tatag na National Commission for Senior Citizens sa pagbalangkas ng implementing rules and regulations ng batas na magdodoble sa tinatanggap na ayuda ng mga senior citizen. May bagong batas nga po na tinataasan ng social pension from 500 per month to 1,000. So ayusin po natin ang IRR niyan sa pakikipagtulungan ng commission nga po. So marami tayong inaabangan po na mga dagdag benefits sa ating mga senior citizens. Nasa pagdipon din si Attorney Manases Carpio na naging kinatawan ng misis na si Vice President Sara Duterte. Pagpasensyahan niyo na lang po, medyo kinakabang kasi pinasubo niya pa kasi ako. Sa kanyang mensahe, kinilala niya ang mga gawain ng DSWD. Together, let us protect our people's dignity, uphold welfare of the disadvantaged, and lead the way to lasting and transformative development. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 Horas. Bumuwelta si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Ito ay matapos payagan ng ICC na ipagpatuloy ang investigasyon sa madugong giyera kontra droga ng Pilipinas. At isa sa mga tanong ng dating Pangulo, may tuturing bang krimen ang pagbabanta niya noon sa mga kriminal? Nakatutok si Mark Salazar. You know, ICC, you want me to go to prison? I will. I will, as a matter of fact, I did it as a matter of principle so that I will die for it and go to prison and rot there until kingdom come. Bahagi yan ng tugon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos payagan ng International Criminal Court o ICC ang kanilang prosecutor na ipagpatuloy na ang investigasyon sa war on drugs ng Duterte administration. Sabi pa ng dating Pangulo, since when was it a crime for a sovereign head of state for me to threaten criminals? Sige daw? Answer it. Sinabi mo, if you destroy my country, I will kill you. You know, you take your oath to protect the country and the people. How can I protect you with just empty words? If I have to kill those who want to harm you, then so be it. Sa opisyal na tala ng Philippine National Police, nasa 6,000 ang mga napatay sa ilalim ng drug war ng Administrasyong Duterte.
Pero sabi ng International Coalition for Human Rights in the Philippines, aabot ito sa mahigit 30,000. Hindi lang alaman ng ICC. You think that all those killings were perpetrated by government agents. You are wrong. Better still, you should be on the ground. Nauna nang nanindigan ang ngayon Marcos administration na dapat hayaan ng ICC ang bansa na mag-imbestiga sa ilalim ng hudikatura nito. Sabi naman ng Department of Justice, sa ilalim daw ng international law, pwede lang makialam ang tagalabas gaya ng ICC kung talagang wala ng kapasidad o ayaw ng ating justice system na mag-imbestiga ng mga nangyayaring crimes against humanity sa loob ng ating bansa. Nag-iimbestiga naman daw ang DOJ sa mga kasong pagpatay na may kinalaman sa war on drugs mula 2016 hanggang 2019. Kaya papalagan daw ng DOJ ang panghihimasok ng ICC sa imbestigasyon. Bagay na pinaninindigan din ni dating Pangulong Duterte. You cannot just intrude into the country and start an investigation because that is a function of the sovereign state. If you do not have the permission from the state, from Congress, or from the president, you have no business conducting an investigation. Ang isyung ito ang dahilan kung bakit sa panahon ng Duterte administration ay bumitaw ang Pilipinas sa Rome Statute at kumawala sa jurisdiksyon ng ICC. Pero pinaninindigan ng ICC na nasimula na ang preliminary investigation sa war on drugs bago pa kumala sa ICC ang Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, Nakatutok 24 Oras. Good evening mga kapuso! Fresh from his Singapore trip with fans, sa mundo naman ng gaming, nagpawaw si Asia's multimedia star, Alden Richards. At ang successful niyang event, siya mismo ang nagdirek. Yan ang chika ni Nelson Canlas. Higit pa sa galing sa acting, dancing, at hosting. Pinatunayan ni Asia's multimedia star Alden Richards na may ibubuga rin siya sa likod ng kamera. Si Alden ang tumayong direktor ng live event ng kanyang sariling esports competition. Rap sa pakiramdam, parang baptism of fire sa akin to. It opened a lot of opportunities and interests for me, especially sa field ng directing. Iba kasing pag sinabi mong director ka ng isang live event, especially an esports event. So I'm just very happy and very proud of the turnouts ng NIRED Esports Cup Season 1. Kwento ni Alden, ang esports na ito raw ang magbubukas ng pinto para makilala ang talento ng mga Pinoy pagdating sa pakikipaglaro sa mga online games. Pero bago ang finals ng NIRED E-Cup, nag-quick trip si Alden sa Singapore kamakailan. Nakapag-theme park, shopping, at food trip si Alden na taunang birthday treat daw ng Aldenatic sa kanya. Ginawan ko talaga ng time kahit overnight lang, kahit in the midst of the preparation for the finals. Umikot-ikot lang kami all over the country. Pero it was fun. It was quite a relaxing trip for me. Parang break ko rin. And then pagbalik ko, paglapag ko dito sa Pinas, diretso ako agad for the dry run of the event. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Kapapasok lang po na balita, si Valenzuela City First District Representative Rich Gachalian, ang bagong kalihim ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Nanumpa na po si Gachalian ngayong araw sa harap ni Pangulong Bongbong Marcos. Pinalitan niya si Erwin Tulfo na na-bypass ng 2 beses ng Commission on Appointments dahil sa issue sa kanyang citizenship at dating libel case. 1 bilyong pisong subsidy fund ang nais ipabuo ng Pangulo sa Kongreso at sa Department of Human Settlements. Gagamitin daw yan para makatulong sa mga benepisyaryo na makapagbayad ng hulugan sa pabahay ng gobyerno. Diyan tumutok si JP Soriano.
Sa groundbreaking ceremony ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program dito sa Batasan Redevelopment at Urban Renewal sa Quezon City, inanunsyo ng Pangulo na pinag-aaralan na nila ni Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Rizalino Acuzar ang pagbuo ng isang subsidy fund para sa makakakuha ng bahay sa pamamagitan ng housing program ng gobyerno. Ayon sa Pangulo, isa sa mga problema ng mga ganitong proyekto ang sustainability o yung pangmatagalang kakayahan na mabayaran ang huhulugan sa mga pabahay bago mailipat sa kanila ang mga titulo. Kaya sa bubuing subsidy fund, mga tenant daw ang direktang makikinabang. Siguro mga maglalagay tayo diyan, siguro mga pag nakahanap tayo ng pera, mga 1 billion siguro to start with para meron tayong subsidy na may bibigay para sa ating mga magiging tenant. Ang usapan nun namin, hanapan niya ng paraan na malagyan interest subsidy ang pabahay sa program. Kasi interest subsidy, napaka-importante kasi yun magpapababa ng monthly amortization. Nananawagan din ng Pangulo sa Kongreso na isama na sa mga susunod na budget ng bansa ang pondo para sa mga housing interest support o pabahay para sa mga Pilipino. I now call on Congress for your support, including housing interest support, as part of the regular appropriations for the succeeding year. Tumugon naman si House Speaker Martin Romualdez na dumalo rin sa groundbreaking na gagawin ng Kongreso ang lahat para suportahan ang mga programa ng Pangulo. Paliwanag ng Pangulo, tinutupad lang niya ang ipinangako niya noong kampanya na pabahay para sa mga mahihirap. Kabilang narito ang 2 mixed-use at residential towers sa kanto ng Commonwealth Avenue at Batasan Road sa Quezon City na umpisa pa lang daw na mga malalaking proyekto sa ilalim ng pabahay program ng gobyerno. Dagdag pa ng Pangulo ang mga gusaling itatayo na bahagi ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program ay magkakaroon ng access sa kuryente, tubig, cable at internet. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Muling bibisita sa bansa si U.S. Defense Secretary Lloyd Austin para sa ilang programang magpapaigting daw ng relasyon ng Pilipinas at Amerika. Kabilang sa mga inaasahang tatalakayin ang tungkol sa Enhanced Defense Cooperation Agreement. At yan po ang tinutukan ni Sandra Aguinaldo. Matapos ang pagbisita ni U.S. Vice President Kamala Harris sa bansa noong Nobyembre, si U.S. Defense Secretary Lloyd Austin naman ang darating sa bansa. Isa sa tatalakayin sa kanyang pagbisita, ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA, kasunduan ng Pilipinas at Amerika na nagpapahintulot ng pagro-rotate sa bansa ng tropang Amerikano at pag-ooperate ng pasilidad sa loob ng ilang kampo ng Armed Forces of the Philippines. The visit of Secretary Austin definitely, obviously, will have to do with many of the ongoing discussions on the EDCA, sites, and all of these discussions will be, of course, be discussed primarily with Secretary Galvez and our new National Security Advisor, Secretary Anya. We made the call on President Marcos would be purely a courtesy call. Ikalawang pagbisita ito ni Austin na nakapulong din ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2021. Matatanda ang matapos ang pulong kay Duterte, muling nabuhay ang Visiting Forces Agreement na nooy kinakansila na dapat ng Duterte administration. Ang pagbisita ni Austin nagpapakita raw ng magandang relasyon ng Pilipinas at Amerika ayon sa US-Philippine Society, isang private sector initiative para mapalawak ang ugnayan ng dalawang bansa. Nataon din ito sa gitna ng pag-iimbestiga ng Pilipinas sa napaulat na pangaharas ng Chinese Coast Guard sa mga mangingistang Pilipino sa Ayungin Shoal. Our conclusion from the meetings of the last couple of days and our meetings with President Marcos yesterday is that this is a very auspicious time for United States relations both politically and economically. Inanunsyo rin ng grupo ang paggagawad ng Carlos P. Romulo Award sa lahat ng Pilipinong nurse na malakirawan na itulong at isinakripisyo sa pangangalaga sa mga pasyenteng may COVID sa panahon ng pandemya. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. I am ready. GMA Weather.
serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, humina na ang epekto ng share line pero may tsansa pa rin ang ulan sa ilang bahagi ng bansa. Umaabot kasi ang trough extension o ang extension ng isang low pressure area na namataan sa labas ng PAR. Ayon sa PAGASA, hindi naman ito inaasahang papasok sa ating boundary at mababa rin ang posibilidad na maging isang bagyo. Nakakaapekto rin sa bansa ang localized thunderstorms at northeast monsoon o hanging amihan na umaabot ngayon hanggang Visayas. Dahil dyan, magiging maalon pa rin sa ilang baybayin ng bansa. Base naman sa datos ng Metro Weather, maghapon ang tsansa ng ulan sa Samar at Leyte provinces, pati sa Panay Island at Negros provinces. May ulan din sa Caraga at Davao region bukas ng umaga. Mas malaking bahagi na ng Mindanao ang uulanin pagsapit ng hapon, kabilang ang Soccsaygen at Zamboanga Peninsula. Sa Luzon, walang gaanong ulan maliban sa Mindoro, Palawan, pati sa ilang bahagi ng Bicol region. Mababa naman ang tsansa ng ulan sa Metro Manila. Hindi lang po sa LRT 1 at 2 may nakaambang taas pasahe. Humihirit din kasi ng hanggang 6 na pisong taas pasahe ang MRT 3 dahil sa anilay kakulangan sa kita. At yan po ang tinutukan ni Joseph Morong. Mabilis at mas matipid para kay Janis ang sumakay sa MRT 3. Pinakamurang pamasahe ngayon sa MRT ay 13 pesos at pinakamahal ay 28 pesos. Compare sa carousel kasi ang baklaran is 40 pesos, 28 pesos lang po to. Kaya mas gusto mo dito? Kaya mas gusto ko dito. Pero sa petisyon ngayong Enero ng Metro Manila Transit Line 3 sa Rail Regulatory Unit ng Department of Transportation, humihingi sila ng 4 na piso hanggang 6 na pisong dagdag singil sa pamasahe. Ang minimum na gusto ng MRT ay 17 pesos mula North Avenue hanggang GMA Kamuning, hanggang 34 pesos naman ang pinaka-maximum mula North Avenue hanggang Taft Avenue. Noong 2015 pa raw sila huling nagtaas ng pamasahe. Kulang na kulang raw ang kita ng MRT sa buong gastos nito na abot 9 na bilyong piso as of November 2022. Lampas 1 bilyong piso lamang ang kinita nito. Kaya lalabas na 88 pesos ang inilalabas ng gobyerno bilang subsidiya sa bawat isang pasahero ng MRT. Simula sa pull daw, kulang daw ang ibinabayad ng pamahalaan sa Metro Rail Transit Corporation sa inilabas nitong pera para itayo ang MRT. Nagpapatawag ang Department of Transportation o DOTR ng public consultation sa February 17 para malaman ang opinion ng publiko tungkol sa dagdag pasaheng ito. Mahirap na yan kasi pang dadagdag na naman yan sa gastos. Mas cheaper pa rin i-compare doon sa bus. Diringgin din sa public hearing ang petisyon para sa dagdag na kabuang 2 pesos and 50 centavos na pamasahe sa LRT Line 1 at Line 2. Ayon sa LRTA, kulang daw ang kinikita ng LRT para sa operating expense nito. Mababawasan daw ang subsidy ang ginagastos ng pamahalaan kung papayagan ang fare increase. Isa sa mga recommendation namin, ay dapat sabay-sabay din on the idea na program across the industry, yung okay. Tatlo. Line 1, Line 2, tsaka MRT 3. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Nagsimula na ang taping ng Kapuso at Kapamilya Cast para sa inabang ang groundbreaking television series na Unbreak My Heart. Full force na rin ang paghahanda para naman sa mga eksenang kukunan abroad. Makichika tayo kay Aubrey Karamdel. Sumabak sa team building at dumalo sa send-off party ang Kapuso at Kapamilya stars na cast ng groundbreaking television series na Unbreak My Heart. Malaking tulong daw ito para magkakilala ang buong production team bago ang biyahe nila papuntang Italy at Switzerland kung saan kukunan ang ilan sa mga eksena. Lalo't first time na magkakatrabaho ang mga bidang sina Sparkle stars Gabby Garcia at Richard Yap with Star Magic stars Joshua Garcia and Jody Santa Maria at kanilang co-stars. Importante talaga na we have camaraderie, that we trust each other, saka malaking tulong din siya when it comes to our characters, our working relationship. Siyempre, mas komportable na kami sa isa't isa. At least ngayon, mas kilala na namin na isa't isa, wala na yung awkwardness, and mas bonded na kami. Parang the situation is parang challenging na because we're shooting abroad. It's gonna be cold there, we're gonna be away from family. So kumbaga kami yung magsisilbing support group ng isa't isa din. Ang sarap ng feeling na together we can, you know, they're doing things together. And I know that
only good things will happen because of this. So, very excited to be doing this project. Present din sa event ang iba pang cast, gaya ni na Direk Loris Guillen, Yula Valdez, Nikki Valdez, at ang Young Kapuso and Kapamilya stars na sina Will Ashley at Bianca De Vera. Dumalo sa send-off party ang Kapuso executives sa pangunguna ni GMA Network Senior Vice President for Programming, Talent Management, Worldwide and Support Group, and President of GMA Films, Attorney Annette Gozon Valdez. Kapamilya executives na pinangunahan ni ABS-CBN Corporation President and CEO Carlo Katigbak at Head of Content Partnerships of View Philippines, Garlic Garcia. Gusto namin ipakita sa cast and crew na talagang this is a joint effort between GMA, ABS, and View. And we're all here behind them. It's really a very good collaboration. And we hope that makikita ito ng viewers. Bago ang send-off party, nagsimula na rin ang taping ng ilang eksena nitong weekend. Sa ngayon, hindi pa raw nila pwedeng i-reveal ang kanilang mga karakter at takbo ng kwento. Pero tiyak daw nakakaiba ito sa mga nagawa na nila noon. Aubrey Carampel, updated Showbiz Happenings. Malapit na raw maging upper middle income country ang Pilipinas. Ibinidaya ni Pangulong Bongbong Marcos sa harap ng diplomatic community ngayong gabi. At nakatutok live si Van Mayrina. Van! Yes, Vicky, matapos nga ang ilang taong pagkakaantala dahil sa COVID-19 pandemic ay ginanap muli ang traditional na New Year Vandenoor para sa diplomatic community dito sa Palasyo ng Malacañang. Ginanap ngayong gabi ang tradisyonal na Vandenoor, isang pagtitipon ng mga matataas opisyal ng gobyerno at ng diplomatic community. Sa pagsisimula ng taon, present sa pagtitipon ng mga miyembro ng gabinete, ang mga senador, ilang kongresista, at ang miyembro ng diplomatic community na personal at isa-isang sinalubong ni Pangulong Bongbong Marcos kasama si First Lady Lisa Araneta Marcos. Sa kanyang mensahe sa harap ng diplomatic corps, ibinida ng Pangulo ang paglago ng ekonomiya ng bansa. Malapit na raw maging upper middle income country ang bansa at binanggit ang kakalagda lamang na Philippine Development Plan para sa patuloy na pagbangon ng ekonomiya ng bansa. Hinili ang kanilang suporta para sa post-pandemic recovery sabay latag ng mga prioridad ng kanyang administrasyon sa mga susunod na taon. Sa kanya namang tugon sa mensahe ng Pangulo, sinabi ng Apostolic Nuncio to the Philippines at Dean ng Diplomatic Corps na si Archbishop Charles John Brown na suportado nila ang Pilipinas at nanawagan na huwag kalimutan ang mga mahihirap sa pag-unlad ng bansa. To our friends from the diplomatic community, may we continue to strengthen the bond of our countries for the mutual benefit of our peoples and our countries. To my able colleagues in government, may we be guided by the Almighty as we continue to fulfill our mandate in the service of the Filipino people. And to my countrymen, our journey is a collective effort where everyone has a stake. Let us all work together for a brighter future for a better Philippines. Thank you very much and mabuhay po. For the poor and marginalized, that is what is desired. And the Diplomatic Corps assures you our support for this goal in the new year 2023 and beyond. And so, Your Excellency, it is an honor for me to express on behalf of all the members of the Diplomatic Corps our heartfelt best wishes for a new year blessed by peace, prosperity, mutual understanding, and global solidarity. Vicky, yan ang latest mula sa Palasyo ng Malacañang para sa GMA Integrated News. Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina. 18 parangal ang tinanggap ng mga personalidad at programa ng GMA sa 5th Gawad La Salyaneta Award. Kabilang po riyan ang Most Outstanding News Show sa 4th na pagkakataon para sa inyong 24 oras. Nakatutok si Katrina So. Sa 4th na pagkakataon, muling iginawad sa inyong 24 oras ang Most Outstanding News Show sa 5th Gawad La Salyaneta ng De La Salle Araneta University kahapon. Kinalala rin ang iba pang Kapuso programs and personalities. Ang Kapuso Mo, Jessica Soho, na hinirang ng Most Outstanding Magazine Show. At si Jessica Soho na Most Outstanding Magazine Show host.
Most Outstanding Public Affairs Show ang Investigador at Most Outstanding Morning Show ang Unang Hiri. Galing to sa mag-aaral eh. Kumbaga, sila yung lagi nagpapaalala sa amin na ang laki pala ng responsibilidad namin. Most Outstanding Documentary Show ang Eyewitness at si Cara David ang Most Outstanding Female Documentarist. Bawat parangal na binibigay ninyo sa amin, lagi namin isa sa isip na magbibigay pa kami ng mas dekalidad ng mga dokumentaryo para sa inyo. Most Outstanding Male Documentaries naman para sa Eyewitness at The Atom Araulio Specials, si Atom Araulio. Kinilala rin siyang Most Outstanding Male News Anchor para sa State of the Nation. I'm very happy that the students find our work interesting and useful. And like they say, no, it really inspires us to do better work. Most Outstanding Female Correspondent naman si Mariz Umali. Most Outstanding Educational Show ang Born to be Wild. Most Outstanding Teleserye ang Maria Clara at Ibarra na binigyan din ng Green Zeal Award for Excellence in Bridging Boundaries through Culture and Arts. Most Outstanding Comedy Show ang Pepito Manaloto, Tuloy ang Kwento. At Most Outstanding Comedian si Michael V para sa Pepito Manaloto at Bubble Gang. Most Outstanding Entertainment Show sa Talent, Reality o Game Show ang Family Feud. Most Outstanding Male FM DJ si Papa Dudut para sa Barangay LS97.1. At Most Outstanding Instagram feed naman ang para kay Heart Evangelista. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, Nakatutok, 24 Oras. At mula po sa lahat ng bumubuo ng 24 Oras, taus-puso po ang aming pasasalamat sa ika-apat na pagkilala ng Gawad La Salyaneta Award sa amin bilang Most Outstanding News Show. Maraming salamat po sa lahat ng estudyante, guro, faculty at staff ng De La Salle Araneta University sa panibagong pagkilala na paalala po sa amin na patuloy na maghatid ng serbisyong totoo. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tianco. Ako naman po si Vicky Morales, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo pa lamang. At tayo hindi natutulog ang balita. Nakatuto kami, 24 oras. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.